birthday, pupunta ako dun sa friend ko sa Balutesh. Okay? Yung aking kaklase na si Che. So, minsan lang kami nagkikita. Kaklase ko pala nung elementary hanggang nung high school. Minsan lang kami nagkikita kasi Saturday mostly yung off niya. So, hindi kami nagkakatagpo, okay? So, pero bago ako pupunta dun kay Che sa Balutesh, pag-uusapan muna natin about yung update sa salary dito sa Romania. So, ito guys, naglalakad-lakad. From dito sa amin, dito sa New Point side ng Pipera, pupunta ako ng Vanessa Mall. So, magsisend muna ako ng pera, pambayad ng motor sa Pilipinas. Bago ako mag-gala-gala, o diba? Dating gawi, maglalakad pa din ako. Walking pa din. Dapat dito sa harapan ko, may station na ng bus. Pero yung papuntang Promenada Mall. So, since hindi ako pupunta ng Uniri, hindi ako sasakay dyan. Pupunta lang ako ng Vanessa. So, maglalakad-lakad ako ng konti. Tapos, dun sa may dulo, dun sa may stoplight, liliko ako dyan. Kasi merong bus stop dyan na 450 or 473 na papuntang Vanessa Mall, diretsong Vanessa Mall. Dun sa sinasabi ko na update ng salary, ito ay hindi pa naman confirm kasi hindi naman yung agency ang nakausap ko. I mean, hindi taga agency, kapwa Pinay ko lang din na nandito na nalaman daw nila sa iba, sa mga baguhan, na yung starting ng salary sa contract ay nasa 550 to 600 na pala. Okay? So, hindi na siya 500 lang. Kasi dati, nung panahon ko, 500 euro. Meron ngang iba na mga nauna-una lang sa amin ng konti, 500 US dollar yung offer sa kanila. Siguro kung nung panahon nung nasa Cyprus ako, mga 2015 to 2019, malaki yung diferensya ng US dollar tsaka ng euro. Pero ngayon kasi guys, magkakalapit na lang sila. So kung i-offer ng agencies 500 US dollar or 500 euro, konting diferensya na lang, okay? Hindi kagaya nung dati na napakalaki nung diferensya. Nung panahong nasa Cyprus ako, ang euro ay nasa umaabot ng 62 pesos per euro. Samantalang yung US dollar ay mga nasa 51 to 52 pesos lang. So, malaking diferensya. Ngayon guys, kunting diferensya na lang, okay? Minsan yung euro ay 55 pesos, yung ganun, to 56 pesos. Tapos yung US dollar, ganun din, 54 to 55 pesos. So, diba? Parang wala na silang pinagkaiba. So, back tayo dun sa basic na salary. So, yun nga, may nakapagsabi sa akin na yung basic salary daw dito sa Romania ng mga nanny or household worker ay nasa 550 to 600 na, okay? So, hindi ko lang sigurado kung dyan sa Pilipinas sa mga agency ay ganun na din ang offer. So, mas maigi guys na kayo pa din yung mag-inquire directly sa mga agencies kung magkano na ba yung offer sa dyan sa Pilipinas. Okay? Pero syempre, yung mga dito guys, yung halimbawa nakapagtapos ka ng 2 years contract mo, or kahit yung nag 1 year ka lang tapos nag-break ka, naghanap ka ng iba, mas malaki na yung offer. Marami kasing amo dito na maraming amo na ano na nag-o-offer ng malaki. Okay? May mga kakilala nga ako na 1,000 euro yung sahod, 1,200, yung mga ganun. Yung mga dito na sila naghanap, yung after 2 years contract nila, yung ganun, or after nilang nag-break sa amo, after naka 1 year sila sa amo, tapos nag-break sila. By the way, sa mga baguhan, huwag po kayong mag-break ng contract before 1 year, okay? Kasi may karapatan silang huwag kayong bigyan ng release paper. So, yung release paper, guys, or yung mga recommendation letter na ganyan, importante yan para ma-process kayo ng bago nyong amo. So, yun guys, kapo natin, kababayan, tinawag nila ako. Na-recognize nila ako na yun sila daw na nag-YouTube. Ano, nagbablog pala. So, opening, dyan sila na siguro nag-work sa school. So, pinaprepare nila kasi bukas na daw yung opening ng school. So, maybe dyan sila nag-work guys sa school.
since matagal ang bus, guys, continue tayo dun sa aking topic. Ah, by the way, dun pala sa mga nagtatanong kung magkano yung 500 euro or 600 euro in peso, paki-google nyo na lang po kasi magbibigay naman po ng amount yung Google, okay? So, hindi naman ganun exactly, pero more or less. Halimbawa, itype nyo lang sa Google, guys, na 500 euro and 2 Philippine peso. So, maglalagay siya ng amount, okay? So, iba-iba kasi, guys, may ganitong araw, ganito yung palitan, susunod na araw, ganun na naman yung palitan. So, iba-iba. More or less yung magiging result nung euro. Okay? So, hindi siya exact na ganun. Kasi, paiba-iba nga yung palitan ng euro. Dito na ako sa Vanessa Mall. Hindi pa naman nasa mall talaga. Dito sa Vanessa papuntang mall. Dadan ako ng station kasi magta-top up ako ng aking bus card. Kasi pupunta nga ako ng Balutes. Baka wala akong mabilhan ng ano doon. Wala akong mapag-top up ng aking bus card mamaya. 32 na, guys, pero hindi na ganun kasakit yung init ng araw, di ba? Malamig-lamig na yung simoy ng hangin. Although, ano pa naman? Tirik pa naman yung araw. Pero hindi na siya ganun kasakit sa balat. So soon, lalamig pa to. Lalamig na pala soon. O bago tayo pumasok ng mall, tatapusin ko na yung vlog ko, okay? So dun sa update ng sahod dito, yun na yun, diba, yung sinabi ko, hindi pa naman confirm, pero may nakapagsabi na yung sa contract daw ng mga baguhan ay nasa 550 to 600 na, 600 euro. Pero mas maganda na dun sa mga mag-a-apply, kayo pa din yung mag-confirm or mag-ask sa agency kung totoo nga na yun na yung offer dito. And then, yung update ko pala sa aking salary, 650 euro. Mababa lang, hindi siya ganun kataas. Siyempre, galing ako ng Pinas eh. Ang offer sa Pinas, 500. So, tinaasan lang ako nung nag-one year na ako siguro ata. 600, tapos naging 650, yung ganun. Plus, may 100 lei ako na allowance every Sunday. Or 20 euro every Sunday. So yun yung update ng aking salary, okay? So dati nung in-update yung salary ko na, sabi ko baka 650 na kasi ganito yung na-receive ng husband ko dun sa bank account. So 650 na talaga, guys. Hindi na siya 600, naging 650. So thankful naman ako, at least nadagdagan pa din ako ng from 500 naging 650, di ba? 650 euro. So yun. Hindi ko lang alam kung may isasabay ko pa kayo doon papuntang Balutes. Tingnan ko lang. Ayoko kasing mag-vlog na sa loob ng Vanessa Mall. Kasi may mga music. Baka makapiright ako. So, klaro tayo doon sa update ng salary, guys. Okay? Mas maigi pa din na kayo yung mag-inquire sa agency para sigurado. Sigurado yung information na makukuha ninyo. Kung 550 to 600 na ngayong starting salary ng mga papunta dito, well, congrats. At least nadagdagan, 'di ba? Thankful tayo na managdagan naman yung ating sahod. Dito ako sa Balutes ngayon. So hindi na ako nakapag-vlog kanina kasama yung mga friends ko. So doon pala sa mga takot pumunta dito kasi may nagsasabi na takot pumunta dito kasi mahirap doon na bansa, baka hindi kayang pasahura ng mga amo. I just want to let you know na hindi naman po yung mga mahihirap na amo yung nag-hire dito. Siyempre, yung mga nag-hire dito ay yung may mga kakayahan na magpasahod sa kanilang mga helper, okay? So, hindi po lahat ng mga tao dito sa Romania ay kayang mag-hire. Or, hindi basta-basta yung mga nag-hire dito. Okay, so huwag kayong matakot, guys. Huwag kayong matakot na pumunta ng Romania kasi yung mga nag-hire dito ng mga amo ay yung may kakayahan na magpasahod sa mga helper. So ito yung Balutes, guys. Maganda din dito na area kasi meron silang Coffland, may Lidl, may Mega Image, McDonald's, doon may mga shop madami, Sensei, etc. etc. So maganda dito sa kanilang area. So guys, pa-uwi na ako ng bahay. Kakababa ko lang ng bus stop. So maglalakad ako papunta dun sa amin.
Ayoko nang, actually may bus stop naman dyan sa kabila, lilipat ako yung ibang bus. Ang problema, medyo matagal mag-antay ng bus, kaya lalakarin ko na lang. Hindi naman na ganun katagal. So, eto, thank you so much sa panonood na aking vlog for today. So, kita-kita po tayo ulit next time, guys.